starting lesson for tayo ay nagpapayroon ng Vespa. Let's pray. Father in heaven, we praise you, Lord, for this Sabbath. We praise you for the truth in the Bible, for the time to study the Bible, for my brothers and sisters who have come on this Sabbath to worship you. Please forgive us from our sins. Please pour your Holy Spirit upon us, Lord, as we study how to be right with you. Thank you for hearing our prayers and just being a prayer. Mas gusto niyo po mag-Tagalog kaya sa mag-English po, ano? Mali pa rin yung aking nag-prepare na, ano? Copy and paste. Anyway, meron naman Tagalog na slides galing sa Fustero Hermel. So, ang ating pong leksyon ngayong linggo, ng nakaraang linggo, ay tungkol sa kalagayan ng tao. Sa English po niyan, ang para lang sa akin, maintindihan ko kasi the human condition. Yan po. Tatagalugin natin at i-position po natin para doble ang ating maintindihan. So, ang ating adult Bible study guide po ay napakaganda kasi it guides us to the Bible. Ito ay tinuturok tayo sa Biblia. So, andali lang mga adjust. Masyado mauhong yan. Hindi masyado mabigat pakinggan. So, ang maganda po sa ating Bible study guide ay guides us to the Bible. So, ganito po ako mag-aral ng Bible study at other Bible Sabbath school lesson. Tinitingnan po lahat yung Bible verse doon sa simula linggo at sabi ng hapon hanggang Friday. Tapos nililista ko sila lahat. Tapos kinakopy and paste ko lahat sa isang document. Tapos lahat ng galing sa Spirit of Prophecy na nandun sa buong linggo, kinakopy and paste ko rin lahat doon. Tapos binabasa ko yung lahat, binabasa ko lahat ng SOP, tapos saka ko binabasa yung mga comments. Ganun din. Anyway, it is a guide to the Bible. And, parang most of the time, maganda talaga. Kasi pag yung Bible talaga ang pinakamahalaga. So, buksan ko natin ang ating Biblia sa Romans 3:23. Ang nakasulat po sa Romans 3:23, ayun. For all have sinned and come short of the glory of God. Lahat, sapagkat walang lahat nagkakasala at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, wala sa ating walang kasalanan. Diba ba? Lahat tayo, maraming kasalanan. Ang sabi pa ni Pablo, ako ang pinakamaraming kasalanan. So, yun po. Punta lang po tayo sa Romans 1:16. Ang sabi po dito, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. So sabi dito sa Romans 1:16, hindi daw siya nahihiya sa Ebanghelyo. Kasi yan ang ikaliligtas natin. Parang gamot. Minsan nahihiya tayong i-acknowledge na meron tayong Lord. Pero kung yun ang kaliligtas natin, ay walang problema. Sabi naman ko sa Romans 1:17, for therein is the righteousness of God revealed from faith and to faith, as it is written, the just shall live by faith. Yan. So, ito po ang solusyon sa ating problema. Dahil na wala tayo ng kabanalan para maibalik tayo ng Diyos, kailangan natin magkaroon ng pananampalataya. Sundan niyo lang yung okay. Kasi minsan, itong Fustero Hermel, may sabibisan ng outline minsan. So, gusto mo sa tanyang nalit sa official na dito na kayo sa kasama. Kasi ito yung sila. BJ.
Okay, ito po ang napakagandang lesson natin. Tatagalugin na lang natin sa ating isip. Alala ko ako. Okay, yan po yung Romans 3:23. Ganyan lang po yan. Lahat ng Bible verse, kinaka-in-case ko lang po dyan. Kaya lang, naalala ko pagkatapos ko na makaka-in-case, pagkatapos ko na. Okay. Dito po yung binabasa ko, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it's the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Romans 1:17, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Nalimutan ko pong isummarize ang ating lesson. Dapat kasi sa simula na pagtuturo, isasummarize muna natin yung buong lesson. So, ganito po yun. Ang buong lesson po natin buong linggo ay kung anong problema natin. Ano yung condition natin bilang mga tao? Sa linggo po, tututukan natin, dahil alam natin ang problema natin, ang kapangyarihan ng Diyos. Marami tayong problema, mga kapatid. Pero ang Diyos natin ay mas malaki kaysa sa ating mga problema. Amen? Sa Lunes, malalaman natin na lahat tayo ay nagkasala. So, malaki ang Diyos, walang problema. Lahat tayo may sakit. Ang sakit natin ay kasalanan. Yun po. Sa Tuesday, malalaman natin po kung ano ang nangyayari. Kung ano ang progress. E ano ngayon? Kung may kasalanan tayo at malaki ang Diyos. Sa Tuesday. Sa Wednesday po, malalaman natin what the Jews and the Gentiles. Bakit? Kasama ba ang mga Pilipino sa kaligtasan? O mga Hudyo lang? Tayo kasi hindi tayo Hudyo. May dalawang klaseng Hudyo. Ang ibig sabihin ng Hudyo. Hudyo na taga-Israel pa, yung nationality, at saka Hudyo na relihiyon. Kasi ang Hudyo, ibig sabihin, ang Jew, ano yan, nationality yan, and also religion yan. May mga taga-Israel na hindi naman Jew ang religion, Muslim sila. So, dalawang ibig sabihin ng Jew. Pero sa Bible, ang ibig sabihin ng Jew, yung mga binigyan ng Diyos na kaligtasan. And sa Thursday, anong ibig sabihin ng kaligtasan at saka ng pagsisisi? Ayan po. And sa Friday, dudugsungan lang natin galing kay LGYT yung mga napag-aralan natin. So yun po ang ating sagot ng ating lesson, ating kalagayan kung paano tayo mapatawad at paano tayo maliligtas. Ayan po. Para tayo nagkasala, Romans 3:23, at hindi tayo dapat mahiya sa Ebanghelyo ng Diyos dahil ito ang ating pag-asa lamang. For it is the power of God unto salvation. And then, the just shall live by faith. Question, mga kapatid. Ito ang medyo nakakalito minsan. Tayo ba ay naliligtas ng 10 utos? Tama o mali? Mali. Tama po ang sagot ninyo. Hindi tayo naliligtas ng 10 utos. Naliligtas tayo ng biyaya, ng libreng biyaya ng Diyos. Okay. Bakit tayo sumusunod sa 10 utos kung hindi naman tayo pala kayang maligtas ng 10 utos? Kasi, utos nga yun. Number one, utos po yun ng Diyos. Number two, dahil siniligtas na tayo, alam nga naman, masaya pa tayo magkakasala. Ibig sabihin, hindi pa tayo naligtas kung tayo nag-enjoy pa sa kasalanan. At saka, ang sabi sa Bible, if you love me, keep my commandments. Kung mahal natin ang Diyos, syempre, kung anong inuutos niya, ay ating gagawin. Kung may pinapakiusap ang Diyos sa atin at mahal natin ang Diyos, ay susundin natin. Kung inuutos talaga niya, talagang kailangan natin sundin. Hindi po yun, ang 10 utos ay hindi lamang pakiusap. Yun ay utos talaga. So, pag iniisip ko naman minsan, mga kapatid, sabi sa Bible, if you love me, keep my commandments. Paano pala yung mga hindi nagmamahal sa Diyos? Dapat ba silang mangilin ng commandments? O yung mga nagmamahal lang sa Diyos? Lahat dapat. Pwede ba silang pumatay dahil hindi na mahal ang Diyos? Hindi. Paparusahan pa rin sila. Dahil hindi lang yung pakiusap ng Diyos, yun po ay talagang utos ng Diyos. Pero kung sa ating emosyon ay
nakita natin ang pagmamahal ng Diyos, dapat talaga mas lalo tayong sumunod, hindi lang dahil putos, dahil sa pagmamahal natin sa ating Panginoon. Dahil, He first loved me. Minahal tayo ng Diyos, and love begets love. Mamahalin din natin ang Panginoon. Gusto natin mahalin ang Panginoon. Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Ayan. Question, si Jesus Christ ba ay kasama sa all? Wala yung sa lesson. Sinihingin ko lang. Sabi dyan, all have sinned. Kasama ba dyan yung mga angel? Yung mga fallen angel, alam natin. Pero si Jesus Christ, kasama ba sa all? May ibig sabihin ng all. Hindi lahat ng all ay all na all talaga. For example, dun sa Noah's Ark, sa Genesis 6, all flesh namatay daw. Ibig sabihin ba si Noah hindi flesh? Diba? So, ang ibig sabihin po niya, kung gusto talaga natin malaman ang katotohanan, basahin natin yung buong Bible para makita natin yung misa-misan. Ganto yung ibig sabihin sa otaku, therefore, ganyan na yun. Pero ang sabi ng aking kaibigan, na pastor, sabi niya, Wilfred, meron pang isang bagay kung paano natin malalaman ang katotohanan. Kailangan natin basahin ang buong Bible. Hindi tayo magagawa ng doctrine sa isang verse, sa isang verse, isang paragraph, sa isang chapter. Kailangan natin basahin ang buong Bible para maintindihan natin yung kabuuan. Kasi hindi yan ang kontra-kontra. Kung isang book lang ang basahin mo, baka hindi lang maintindihan. Kung buo, buo yan. Okay. So, ganyan po. Lahat tayo ay nagkasala at tayo lahat ay mamamatay. Bakit? Kasi sabi sa Bible, ang kasalanan ay sin is the transgression of the law. Ano yung law? Law is the character of God, yung binigay ng Diyos. Marami bang law? Maraming law sa Bible. Merong ceremonial law, yung mga law na may kinalaman sa ceremonies na tinanggal na ng Diyos dahil nabaak yung kurtina sa temple nung siya ay mamatay. Sabi niya, it is finished, kasama rin yung ceremonial laws. Kasi tumutulong yun kay Jesus Christ at natapos na fulfill na ni Jesus Christ ang utos nung siya ay mapakot sa cross. Pero yung Ten Commandments, yung health laws, nandun pa rin yun. Kasi, mali pa rin ang pumatay. Kung hindi ka naman hinahabol, huwag kang mananaga, pag hindi ka naman, kung self-defense, okay lang. Pero pag ikaw yung gusto, mali yun. 1 Corinthians 11:7, for a man indeed ought not to cover himself for as much, he is in the image of God. Okay, so nakikita natin din sa 1 Corinthians 11:7, tayo ay nilalang sa image of God. Mga kapatid, may tanong ako. Yung mga alien, di ba may mga alien sa TV? Meron pa talagang alien kung mapasahin natin yung Bible and Spirit of Prophecy. Huwag na yung TV. Meron. Katulad sa Bible, nung nananalangin si Jesus Christ, nakita nila si Moses at saka si... Sino na kayo nakita? Si Elijah ba yun? Nag-comfort kay Jesus Christ. Alien yun. Sino yung kami dito? Kanila. Yung mga alien din yun. Pero mas magaganda sila sa atin. Mas pogi sila ngayon sa atin kasi tayo, makasalanan tayo, lumit na tayo si Adam, daw ay 15 feet, si Eve at Girl yata. Matangkad sila. Dahil sa kasalanan, lumit tayo kung ano-ano lang nangyari sa atin. Pero, we are still in the image of God. Sabi ni Ellen White, the image of God is well nigh obliterated. Malapit nang ma-erase, pero nandun pa rin. Kaya minsan, sabi ko sa aking presidente, actually tayo yung mukhang alien. Kasi yung mga nilalang ng Diyos na ibang mga nilalang sa ibang planeta, sila hindi pa sila nagkasala. Ang lalaki pa nila. Mga pogi pa sila. Wala sila mga sakit. Nabubuhay sila simula sila pinamanak. Hindi sila namamatay. So tayo yung mukhang alien. Kung tayo magkatagpo-tagpo, kawawa naman tayo. Pero pag nakarating tayo sa langit, ang sabi doon, the leaves of the tree of life will be for the healing of the nations. Di mo ba? Makain tayo ng tatapwerp na klase ng prutas. At saka yung prutas para hindi tayo mamatay. Pero yung dahon, para daw gumaling tayo. Gumaling saan? Sa pilay, sa bulak.
yun na yun, pagdating ni Jesus Christ, yung mga pilay, yung mga bulak, mga kapitid, maayos na yung lahat. Pero yung kapilag ko, kahit gano'ng marami kainin ko, hindi gumagana. Yung mga problema ganyan, ay pagdating ni Jesus Christ, yata, ganun pa rin. Pero dahil nakain tayo ng leaves ng tree of life, mahihil tayo ng ating mga problema dahil sa kasalanan. So ako sa langit, lalaki na rin ako. O, hindi na ako parang ipaklog lang. Na pag mahangin ay dapat kumapit at baka mahangin. So yun po, nasa image of God pa rin tayo. Mahit na marami na na-erase, nandiyan pa rin ang image of God. But the woman is the glory of man. Okay, Romans 3, as it is written, literalization ko po ito, kahit mahaba, there is none righteous, not one. Walang banal. Pero tinatawag tayo ng Diyos, be ye therefore perfect, sa New Testament. Sa Old Testament, be ye therefore blameless. Tinatawag ng Diyos tayo magpakabanal. Pero wala pa rin tayo, wala pa rin sa atin ang banal. Actually, kung banal ka talaga, hindi mo sasabihin na banal ka. Kasi yung mga anghel sa langit na hindi nagkasala, hindi nila sinasabi ang kanilang sarili na banal sila. Kundi sinasabi nila na napakabanal ng Diyos at hindi sila makatingin. Nakabaw sila dahil sa kabanalan ng Diyos. So mas banal tayo, mas alam natin na mas banal talaga ang Diyos. Yan po ang tamang attitude. Hindi tayo darating sa panahon na masasabi natin na wala akong kasalanan, na banal ako. Saka lang natin, sabi ni Ellen White, saka lang natin mas sigurado ang ating kabanalan pag-glorification, pagdating ni Jesus Christ, pag napalitan na ang ating mga katawan, yun, malalaman natin na natanggal na ng Diyos ang lahat ng kasalanan. E ano magawin natin ngayon? Sabi sa Bible, we have to die daily. Kailangan natin isuko ang ating mga kasalanan araw-araw sa ating Panginoon. Okay? There is none that understand it. There is none that seeketh after God. Masama na talaga ang mundo. Walang nakakaintindi. Walang naghahanap sa Diyos. Yun ang naman konti. Pero karamihan ng tao, pag Sabado, nandun kung saan, sa Batangas, nagsiling, sa Tagaytay. Hindi nasa church. Parang wala na silang concern. They are all gone out of the way. They are become unprofitable. There is none that doeth good. Not one. Their throat is an open sepulcher. Oh, hindi natin ito mga kapatid, no? Yung kanila daw, anong tawag sa throat? Anong tawag doon sa throat? Nalaman natin ito. Lalamunan! Open sepulcher. Ang sepulcher ay parang babaong mata ito. Alam niyo, sabi ni Ellen G. White, may mga tao, minangat-ngat nila ang sarili nila papunta sa babao. Ano ibig sabihin nun? Yung pala yung kinakain nila, ito mamatay nila. Dahil maramis, makasin, mga ganun ba? Tapos hindi sila nag-exercise. Kaya mag-iingat din tayo sa ating pagkain, dahil meron tayong health message. With their tongues, they have used deceit. Walang mga karting sa langit na sinungaling daw. Kaya, sabi sa Revelation, kaya kung tayo ay sinungaling, magsisi na tayo dahil kailangan natin talaga magsisi. The poison of asps is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their way, and the way of peace have they on their tongue. There is no fear of God before their eyes. Masama niya talaga ang mundo. Yan ang sabi sa Romans. Luke 18:13, and the publican standeth afar off. Mayabang ba ang problema? And lifted not his eyes, but smoke upon his breast, saying, God be merciful to the Lord and the sinner. Oh, ito pala. Yung priest na nanalangin yung sa gitna ng daan, mayabang siya. Salamat Diyos at hindi ako patulad dun. Ay, sabi ng Jesus Christ, hindi yung pinakinggan yung panalangin nun. Pero itong publican, itong public government official, na iisip ng mga tao, ng mga kurako, sabi, hindi siya makatingin sa langit at talagang siya ay nagsisisi. Alam niya ang kanyang kasalanan at sabi na siya, God, be merciful to me. Ayan po. Kaya siya ay pinapatawad. Romans 1:22, professing themselves to be wise, they became fools and changed the glory of the uncorruptible God into an image of the incorruptible. And to birds and four-footed, yan, sinasamba nila yung mga
hayop, mga birds, mga creeping things. Therefore, God gave you uncleanness of their lusts, of their hearts, to dishonor their bodies. Pinabayaan na sila ng Diyos dahil matigas ang ulo nila. Dahil sinasamba nila ang nilalang, imbis na ang lumalang. Kaya huwag natin sasambahin ang ating mga kaibigan, ang ating girlfriend, a boyfriend, kasi sila ang nilalang lang. For this cause, God, yan, dahil sobrang mali na ang kanilang mag-iisip, naging na sila yung mga babae ay nagsisiping sa ibang babae ng mali. Yung mga lalaki, hindi na babae ang hinahanap, kundi kapwa lalaki, kumabating. At saka mga anong tawag sa mga kapatid yung mga LGBT, nandito po yan sa Romans 1:26. And therefore, nagkakaroon sila ng mga sakit. And as even did not get retained the man knowledge of God, dinayaan na sila ng Diyos. Sige, bahala kayo dyan. Hindi na nila naiintindihan ang Ebanghelyo ang katotohanan. So, marami silang unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignity, whisperers, backbiters, haters of God, despiteful, tayo magagalit sa ating mga magulang, mga teacher, proud, ito ang problema ni Satanas. Pag tayo ay iisip natin na tayo ay pogi, o maganda, o talented, o maraming pera, ito ang danger. Proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents, without understanding, prominent breakers, nag-promise, pero hindi natupad, without natural affection, implacable, unmerciful, who knoweth the judgment of God. Kaya, hindi na si Pastor. Pastor, kayo na po. Sige po. Kaya po dito sa Romans 1:32, hindi lang yung makasalanan ang paparusahan, kundi pati yung nag-i-enjoy sa kasalanan. Kaya mga kaibigan, huwag kayo manood ng mga movie na maraming kasalanan at nag-i-enjoy kayo. Mag-ingat tayo sa Romans 1:32. Basahin nyo lang mga kapatid. They which commit such things are worthy of death. Not only who are doing the same thing, but those who have pleasure in them who are doing it. Kaya pag nakikita natin nagpapatayan, tapos tuwang-tuwa pa tayo, naku, mag-iingat tayo. Kasi sabi sa Romans 1:32, hindi lang yung gaya-gaya sa kanila, kundi yung mga nag-cheer pa dahil gumagawa ng kasamaan. Yan po ang ating kalagayan ng mga tao. What advantage then had the Jew not have profit this circumcision? Much every way, chiefly because unto them were committed the oracles of God. Ang mga Hudyo po, sa kanila binigay ang Bible. Lahat mga Hudyo halos ang sumulat niyan. And, ayan. Therefore, thou art inexcusable among whosoever thou art judges, for therein the judges and other thou condemnest themselves. For them that judges the same thing. Pag may nakita tayong mali, tapos gusto natin husgahan yung tao, eh may tayo, eh may kasalanan din, eh hindi lahat tayo mapunta sa impyerno. Diba? Kaya mas maganda, ano mas maganda? Maghusgahan tayo o magtulungan tayo lahat ng ating salamin? Magtulungan tayo kasi lahat naman tayo may problema ng kasalanan. Kaya magtulungan lang tayo. Pag tayo ay naghusgahan at nag-containment, hindi lahat tayo rin magkita sa impyerno. Hindi wala tayo pakinabang sa isang isa. Lahat na lang tayo mga kapatid ay magtulungan. But we are sure that the judgment of God is according to the truth against them which commit such things, and thinkest thou this, O man, that pag nag-judge tayo, kung ano yung ating ka-strictuhan sa pag-judge, ganoon din ang Diyos ka-stricto sa atin. Natandaan niyo yung parable ng wicked servant. Pinatawag siya ng Diyos sa kanyang utang. Tapos pagkalabas niya, actually pinatawag na siya ng kanyang master sa utang niya. Na malaki. Pagkalabas niya sa kulungan, yung isang servant pa na isa na may utang sa kanya na maliit, sinisingit niya. Ano nangyari? Pinatawag siya ng kanyang mas malaking bossing. Sabi niya, bayaran mo pa rin yung pinatawag ko. So meron pa lang kasalanan na
napapatawad, merong kasalanan din niya, na unforgive. Tinatawag ka na, binabalik pa rin Diyos, dahil yung isa na malit ang kasalanan, hindi natin pinapatawad. So, yun po ang sabi sa Bible. The Lord the Lord that you and rests in the Lord make us the most. Huwag tayong mayabang. Yung mga Hudyo, huwag mayabang. Dahil may Ten Commandments sila. Dahil, baka sa kanilang confidence, thou art a guideline, light to them that are in darkness. Okay. So, huwag tayong mayabang. Huwag silang mayabang yung mga Hudyo o tayong mga Christian na alam natin ang katotohanan. Baka yung mga hindi nang kala, mas sumusunod pa sa kanilang mga mas nalalaman. Okay. Pag tayo ay tuturo ng magnakaw, huwag din tayo magnakaw. Huwag tayong, pag nagtuturo na tayo huwag mag-commit adultery, huwag din tayong mag-commit adultery, etc., etc. Okay, or despises the riches of his goodness and forbearance and long-suffering, yan po ang napakalaking katotohanan. Sa lahat ng ating kasalanan, walang exempted. Napakaswerte natin na hindi tayo naparusahan sa ating kasalanan. Isipin niyo ang inyong kasalanan. Pag naparasahan kayo, naku, takbo na tayo at magtago. Pero ang Diyos ay napaka long-suffering. We are not punished according to our sins. Kaya minsan, napapunish ako sa sins, sa hindi ko naman kasalanan, okay na lang. Alam niyo ako bakit? Kasi mas marami akong kasalanan na hindi ako naparasahan ng Diyos. Kung naparasahan ako sa ating hindi kasalanan, okay na lang yun, at least yung mga kasalanan. Pero pag yung kasalanan mo ang na-discovery at naparasahan ka ng Diyos, naku, patay tayo lahat. Kaya life is unfair. Bakit? Si Jesus Christ walang kasalanan, naparusahan siya dahil sa ating kasalanan. Fair po ba ang life? Diba life is unfair? We are not punished according to our sins, but Jesus Christ is punished because of our sins. Dapat tayo yun. Okay, so kung sa inisip natin life is unfair, totoo yun. Dahil yung ating kasalanan, kay Jesus Christ na punta ang kaparusahan. But after thy hardness and impenitent heart treasure against thyself wrath, tinatawad na tayo, balik ba tayo? Who will render everyone according to his sins? To them who is patient, continual, and well-doing, glory, and honor, immortality. Pag tayo ay nag-react properly sa grace ng Diyos, meron tayong immortality and eternal life. But to them who are contentious, gusto pa natin makipag-away, and do not obey the truth, but obey unrighteousness and ano magpunta? Indignation and wrath. Tribulation and anguish upon every soul of the truest evil of the Jew first, kahit na Jew, kahit na Kristiyano, kahit na Adventist, pag hindi sumusunod, maraming anguish in this life and in the judgment. But glory and honor and peace to everyone that worketh good. Okay. Pag kumuha tayo ng mabuti, mabuti. Pag kumuha tayo ng masama, magkapasama na rin. Okay, ito na po ang katapusan ng ating lesson. Sabi ni Ellen White sa Second Testimony, Testimony to the Church, Volume 2, page 346, ito po. A terrible picture of the condition of the world has been presented to me before Ellen White. Immorality abounds everywhere. Licentiousness, manog lang kayo ng pili, immorality abounds everywhere. Licentiousness is the special sin of this age. Never did vice live its deformed head with such boldness as now. The people seem to be benumbed, and the lovers of virtue and the true goodness are nearly discouraged by its boldness. Strength and prevalence. The iniquity which abounds is not merely confined to the unbeliever and the scoffer, but is a church, maraming iniquity. Would that this were the case, but it is not. Many men and women who profess the religion of Christ are guilty. Even some who profess to be looking for his appearance, oh, mahal ko ito, are no more prepared for that event than Satan himself. No, napakatindi ng testimony. Sabi nila yung DNA, yung ibang atipis daw, parang si Satanas. Hindi rin prepared. Kasi hindi prepared daw ni than Satan himself. They are not cleansing themselves from pollution. Pero ang difference natin, si Satanas walang pag-asa. Tayo kahit magano karang kasalanan natin. Ang pinakamabilis na mapakinggan na panalangin ay ang panalangin ng pagsisisi. Pag nanalangin tayo ng pagsisisi, mga kapatid, mabilis magpatawad ang Diyos.
Ang tao, minsan, matagal magpatawad. Kasi hindi natin makalimutan. Pero ang Diyos, marabilis magpatawad. Si Satanas, hindi na yan magpatawad ng mga pagkatapang. Hindi na yan hihingi ng tawad dahil sa kanyang kayabangan. At saka, hindi na rin yan makapatawad dahil hindi siya humihingi ng tawad. Huwag tayong mayabang kasi hindi pag mayabang tayo, hindi tayo hindi ng tawad. They are not cleansing themselves from pollution. They have so long served their lust that it is natural for them, their thoughts to be impure and their imagination corrupt. Ayan po. Ang pinakamaganda po nito, na napakagandang balita, ang sabi ni Jesus Christ kay Mary, "Where are thy accusers?" And she said, "No man, Lord." And Jesus said unto her, "Neither do I condemn thee, go and sin no more." Amen? Pag humingi na, ay, pinisip, humingi ba ng tawad si Mary Magdalena? Hindi na siya makasalita sa sobranghiya niya. Pero ang kanyang attitude, ay talagang humingi, repentant to God attitude. So, makikita ng Diyos kung ano nasa puso natin kung nagsisisi tayo. Okay? At napakabilis ng Diyos magpatawad. Kahit hindi pa nakalimutan ng mga tao ang ating kasalanan, maa-assure tayo ng Diyos sa Bible, sa Spirit of Prophecy, na pinakamabilis masagot ng Diyos ang panalangin ng repentance. Amen? Yan po ang napakagandang balita. So tayo ay nalaglag sa kasalanan. Sasummarize ko na ulit. Ang Diyos natin ay napakalaki. Kaya niyang patawarin lahat ng kasalanan. Where sin abounds, grace abounds more. Hindi unlimited ang pagpatawad sa kasalanan. And yung ating lesson. Yan po ang ating kondisyon, makapangyarihan ng Diyos. Lahat tayo nagkasala. And lahat tayo ay pwede magsisi. Kung tayong mayabang, kung marami tayong alam, kundi ipangalat natin ang Ebanghelyo para hindi lang tayo mapatawad. Mapatawad din yung iba at magsisisi rin yung iba. Yan po. Ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ay na sisisi ang mga tao. Pag sinabi natin ang salita ng Diyos, the word of God is perfect, converting the soul. Pinagsisisi tayo ng salita ng Diyos. At yan po, ang lesson ngayong linggo, ang oras ay 10:26. Kung meron po kayong tanong, nandito po si Pastor para ibaliwanag sa atin. Meron po pa kayong tanong? Okay. Kung wala po, tayo ay nalangin. Father in heaven, we thank you, Lord, for the gospel. We thank you for salvation, Lord. We thank you for the forgiveness of our sins. We thank you for the plan of salvation. We are needing of all this grace and plan of salvation, Lord. We are sinners. We have fallen from your glory. We have no choice, Lord. We have no other hope than in you, Lord, than in Jesus Christ. Please save us, Lord, from our sins. Please help us also to find other people who want to be saved so that we can also enjoy your plan of salvation with them. Thank you for hearing our prayers.